Good day mga kalapatids. Ang topic natin ngayon mga kalapatids doon naman sa mismong derby o karera pa uwian mga kalapatids. Ayan. So ito mga kalapatids, madalas nangyayari dahil sa daming gumagamit ng MAPSI. So talagang ang hirap mag-send ng sticker number sa website. Kaya ang payo ko mga kalapatids, mag-load tayo ng kahit 10 pesos o 15 pesos, 20 pesos. Nang sa ganon, makapag-backup tayo. Ayan. Kasi pag nakapag-backup tayo mga kalapatids, doon kukunin yung speed ng ating mga ibon. So nangyayari nga mga kalapatids, ang hirap mag-send ng sticker number sa website. So check nyo rin mga kalapatids, kasi pagka nag-send tayo sa website ng sticker number, automatic magre-reply yung MAPSI. So lalabas sa screen natin na nag-clock na yung ibon. So goods na yun mga kalapatids. Ibig sabihin, pumasok na yung sticker number na sined natin sa website. So screenshot natin yon, mas maganda nang sa ganun meron tayong record. Pero pwede rin naman natin balikan yon. So yun nga mga kalapatids, pagka nagloko yung MAPSI sa daming gumagamit, hindi lang naman isang club o dalawang club ang gumagamit ng MAPSI clocking dito sa Pilipinas. So Manila, Cavite, Laguna, alam ko meron din yan. So iba't ibang club dito sa Pilipinas mga kalapatids ang gumagamit ng MAPSI clocking. Kaya mas maganda mag-load tayo ng 10 pesos, depende sa ibon nyo na in-entry. Mas maganda may pasobra, sa ganon, maubos man yung load, meron pa rin tayo matitira. Sa ganon, makapag-backup tayo. Kasi pag may backup tayo, sigurado, makakakuha ng speed yung ibon natin. Napakasayang kasi mga kalapatids, pag binaliwala natin yan, lalo na pagdating na ng first lap derby. So, doon naman mga kalapatids sa ibon na galing karera, pag wala yan, sticker na kinabit nung kinarga nyo, syempre lalagyan nyo ng sticker. So, pag wala yon, pag uwi ng ibon nyo, wala siyang sticker, automatic, butas na siya sa first lap na yon. Kaya mas maganda mga kalapatids, bago natin i-load yung ating mga ibon o pumunta tayo sa clubhouse, linisin na natin yung ring band ng ating mga kalapate. So kumuha tayo ng basahan na medyo basa, tsaka natin punas-punasan ng gano'n, no? Nang mawala yung mga poop nila, kasi kumakapit yung poop din dyan, and then mga putik. Mas maganda, linisin natin na sa gano'n, malinis na malinis siya. Nang pagdinikit yung sticker, dikit na dikit mga kalapatids. Walang magiging problema mga kalapatids. At lagi natin tatandaan mga kalapatids, pag magbabackup tayo o magsesend tayo sa website, kailangan tama yung isesend natin na sticker number. Kasi pagka mali yung sticker number na nagbackup tayo, automatic, walang speed ang ibon natin. Kaya siguraduhin natin mabuti yung sticker number ng ating mga kalapating galing karera. At pag 10 pababa mga kalapatids ang nag-clock lang sa last lap halimbawa o third lap, basta proper race na, kung 10 pababa lang mga kalapatids ang nag-clock, maaari nang partihin yung superset mga kalapatids. So halimbawa 10 lang sila o maghahati-hati sila sa 200,000. Ganun ang rules mga kalapatids dito sa nilalaroong club dito sa Nueva Ecija, ang GRPC. And then, mapapainal lang mga kalapatids yung overall champion pagkalipas ng 10 araw pag wala nang naghabol na player. Kasi maaring sa mga araw na yon, meron pang mga mag-complain, kasi may mga kalapatids tayong chine-check din yun nila yung kanilang mga speed simula ng first lap, second lap, third lap hanggang dulo. So, kinikwenta nila yan na sa ganon, imamatch nila dun sa ilalabas ng club kung parehas yung compute nila. Na sa ganon, mas maganda mga kalapatids, makita natin, makakapag-complain tayo. So, 10 days, napakahabang panahon nun, araw nun, na makapag-complain. Kaya mas maganda mga kalapatids, bawat clock natin, in-screenshot natin o nire-record na natin. Sa ganon, meron tayong record ng clocking, mapa pan race man yan, grand pooling o proper race na mga kalapatids, maganda, meron tayong sinusulat na speed ng ating mga ibon na makukompute natin pagdating ng dulo o tapos na ang karera. At may nagtanong pa sa atin na ating kalapatids na newbie na katulad natin mga kalapatids,
pwede daw bang ikaw ang maglagay sa crates ng ibon na naistikiran na? O, limbawa, pinaistikiran mo to. Ayan, naistikiran na, nalagyan na ng sticker. So, pwede daw ba ikaw maglalagay sa crates? Meron kasing tao doon na nakatao para siya ang maglagay sa crates. So, depende siguro mga kalapatids sa i-announce ng club during loading day. So, pwede naman din siguro mga kalapatids, pero meron din kasing hindi pumapayag na yung player o fancier ang maglalagay sa crates. Ayan. So, mas maganda itanong mo sa nagbabantay o doon sa mismo nag-sticker, pwede ba ako maglagay sa crates ka mo? Kasi may mga pamahiing ganyan. So, may nangyayari daw kasi baka mapiga yung ibon nila, pigain ganyan, lalo na kung contender. So, mas maganda ang magtanong mga kalapatids kung pwedeng ikaw ang maglalagay sa crates ng ating mga ibon. At habang unofficial pa mga kalapatids ang Overholland, so bibisita ang ating presidente o ang mga komite sa mga lop ng mga nanalo, lalo na yung top 10 mga kalapatids. So bibisitahin yan. Bakit ba bibisitahin mga kalapatids? So sisiguraduhin kung tama yung ring number ng mga ibon na nag top 10. At papakawalan yung ibon na sa ganun, titingnan kung dun talaga umuwi yung ibon na nasa top 10. So meron kasi mga kalapatids na nangyayari, eh hindi pala dun umuwi yung ibon at saka yung location ng loft. So alam ko pinipitikan din yan. So meron din kasi nangyayari, eh dito yung sukat ng loft niya, pero medyo malayo, as in malayo talaga. Alam ko may requirements yan ng paglipat ng loft. Malapit lang din sa atin, pero alam ko may sukat yan. Hindi ko lang matandaan kung ano yung sukat niya. Basta kailangan mga kalapatids, bago tayo lumaro sa karera mga kalapatids, eh kailangan tama yung sukat natin. Lalo na yung bagong club namin, eh pagka mali ang sukat mo, mababaliwala. Halimbawa, first overall ka. Ngayon, pinitikan ulit yung lop mo, sinukatan ka ulit. Mali ang sukat mo. So, alam ko, madi-DQ ka mga kalapatids. Kaya, mas maganda, ipacheck natin agad yung ating sukat sa club. Na sa ganon, eh panatag tayo. Lalo na eh kung papasok sa overallan yung ibon natin, mas maganda sukat na yung loft natin, yung location natin. Nasa ganun wala maging problema. So ayan ang mga proseso mga kalapatids dito sa aming club. Yung ang bago namin, eh kailangan tama ang sukat mo, kasi pagka mali ang sukat mo, DQ ka mga kalapatids.